status sa buong Kalakang Maynila, mga kapuso. Makakapiling po natin sa mga sandaling ito ang Regional Director ng PNP-NCRPO. Walang iba kundi si Chief Superintendent Carmelo Balboria. Maraming salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon, sir. Magandang hapon po. Welcome sa PRT. Yes. Director, unang-una, ano po ang estado ng seguridad dito po sa Kalakang Maynila matapos nga ho yung masabat ng NBI, yung mga pampasabog sa NAIA Terminal 3 kahapon? Tuloy-tuloy naman yung security arrangement natin dito. Baka nag-heighten alert tayo, hindi dahil dito. Noon pa tayo nag-heighten alert. Nag-full alert natin noong July 28, tapos bumalik na naman tayo sa heighten alert. At saka in place naman yung mga security personnel natin. Aside dun sa reinvigorated deployment natin ng sa anti-criminality programs natin na inumpisa natin noong June 16 hanggang ngayon tuloy-tuloy, may mga marami tayong checkpoints. Yung mga vital installations, meron din tayong mga police dyan, hindi natin pinapabayaan yan. Opo. Yung po ang magiging kasunod na katanungan ko, Director Balmoria. Meron pong dinivulge na information doon po sa mga vital installations na target di umano ng grupong ito. Ano ang naging disposisyon ng NCRPO dito, sir? Based doon sa development nga na meron silang ito, yung kahapon na incident, particularly yung isang embassy, linagyan po natin ng security kasi we do not want also to take any chances. At saka yung other areas, in-inform natin yung concern na officials tungkol doon. Opo, opo. Meron ho bang katulad ngayon, sir, broad daylight, mamaya-maya lamang, sasapit na po yung pagdilim. Ano po ang inaasahang makikita ng publiko ngayong nasa heightened alert status po? Ano naman tayo, tuloy-tuloy yung heightened alert natin. Hindi lang, ilang months na tayo nag-heightened alert. Tapos pag may mga major activities, nagpa-full alert tayo. At saka bawat stations natin, merong minimum 3 teams ng checkpoints. Hindi dahil dito, pero sa reinvigorated natin sa buong Metro Manila. Pa. Ibig sabihin, Director, magiging makikita pa rin ng ating mga kababayan yung mga nagkalat na police checkpoints po. Tama ho ba? Tama po. At saka yung mga places of convergence, meron din tayong mga police. Saka tuloy-tuloy naman na pati yung mga tactical motor riders natin. So yung deployment natin kapulisan na nandyan naman po 24/7. Yes, sir. Kaugnay, Director Balmoria, dito po sa pagkakasabat nga ng di umano'y mga pampasabog na ito at yung planong panggugulo ng ilang grupo laban ho sa gobyerno. Meron ho ba kayo namomonitor ang NCRPO particular? Regular naman tayo nag-meeting, hindi lang sa PNP units, pati tayo sa AFP and other law enforcement agencies. Opo. Minomonitor naman, pero lately wala naman tayo na monitor na ganito po na gagawin po nila. Okay. Ano ang pwedeng ma-share o maibahagi ng publiko ng simpleng mamamayan para ho magsama-sama tayo magtulong para maiwasan yung information po. Huwag tayong gumawa ng information like mag-text tayo na merong bomb dyan sa isang lugar kasi makakreate ito ng panic. So ang ano po natin, meron tayong mga nakikita dyan na mga kahinanala, inform po natin yung nearest sa police station. So kung ano yung information na may provide, ipaabot po natin sa ating mga kapulisan po. Director Balmoria, bukod po doon sa mga pagtawag, sa pagpunta sa mga nearest na himpilan ng pulisya, ano po ang numero naman na pwede nilang i-dial para ko makapagparating sa ating information? Ang number po ng ating pwede natin na ma-text sige, ito. Sige sir, samantalahin natin sir. Oo, pwede natin na i-text ito dahil meron tayong hot number, meron rin tayong text. Apo. Ito yung numero po sa hotline natin, 837-4773. At saka 838-3203. Meron din tayong subukan nyo po kami. Apo. Ano ito? Text lang ito, no? 24/7 ito. 0915-48-181. Tapos yung isa naman is 0-49-01-8181. Okay. Ito yung mga text natin, 24, inaksyonan ka agad ito. Maski anong information. Again, sabihin ko sa ating mamamayan, particularly dito sa Metro Manila, na tuloy-tuloy yung mga activities natin. At saka huwag kayong mabahala regarding doon sa report dahil naka-deploy naman ating mga personnel. Hindi lang dahil may nangyari doon kahapon, pero 24/7 naman. Mga vital installations natin, may mga police naman. So, ang mensahe ng NCRPO sa publiko, sir, ngayong mayroong mga ganitong pangyayari, sige ho. Ang ano po natin, tulong-tulong tayo, mag-provide po kayo ng information at saka yung mga bagahe natin, huwag po kayong basta-basta iwan. Minsan na nakakos ito ng yung panic, wala namang problema. So, ano po tayo? Magtutulungan po tayo, pero huwag po tayong ma-alarma po dahil doon sa nangyayari kahapon. Mga kapuso, ang mismong director ng PNP-NCRPO,
si Chief Superintendent Carmelo Valmoria. Maraming salamat po sa oras nyo. Magandang hapon po, sir. Thank you very much.